si Mama Babes ang nagbabahagi sa inyo ng kaalaman tungkol sa pananahi. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang Wednesday uniform ng teachers. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ang diskarte at mamaraan ko sa pagtabas ng pang Wednesday uniform ng DepEd. So, bali ito na po yung front. Ginuhitan ko na po ito. Gamit ko yung pattern. Itong pattern na ito ay yung pattern na ginawa natin noon na pinakita ko sa inyo. Iisa lang po ito. Lahat na design ng blouse ng DepEd, dito ko lang po kukunin. So, ngayon, ito na po. Ginuhitan ko na po ito. Ang sukat ko po rito, ito pong guhit na itong nakikita po ninyo, ito po ay yung pinakang center. Pinakang center po ito. Naglagay po ako ng 5/8 na allowance dito para doon sa butonis. So, ngayon ito naman po, kung makikita po niyo ito, mas malaki yung ilalim. So, bali itong ilalim na po ito, ito yung itutupi natin na lalagyan ng secret button. Ito po yun, kaya ito malaki. Kaysa dito sa maliit, kaysa kabila maliit. So, dito po itatahi yung piecing. Ayan po yung tax, saka may allowance na 1 inch po yan hanggang sa laylayan. Ay dito po sa shoulder, bali 1/2 inch lang po ito. So, gugupitin na po natin ang lalim po ng nicole niya is 3 1/4, ganun din po ito. Kasi ibase po natin to sa bust. Kung mababa ang bust, pwede natin medyo laliman ito. Pag medyo mataas ay hindi pwede kasi masyado nang mababa. Ay mga teacher po sila, hindi pwede na ang ganoon. Sige, gupitin na po natin. Ayan po, nagkupit na natin yung harap. Ang susunod pong gagawin natin ay yung likod. Ito po yung likod. Pantayin po natin. Itong tila po medyo malambot ng kaunti. Kaya medyo mahirap na ilapat. So, ito po yung likod. Ito po yung likod. Pantay po natin itong pattern. Ito po yung likod, yung pantay, yung diretso po. Kasi ito po yung harap. Bali, ito ang guguhitan natin. Tapos yung tax niya. Yung 8 inches.
8 inches po yan. Tapos, kalahati ng bust niya, 6 and a half is 3 and 1/4. Nagkukuhit po ako ng tax, kalahati lang. Ganun po yung kasimple. Ganyan lang po kasimple. Itin po natin. Lagyan po natin ng allowance sa nickel niya. Tapos ito po half inch. Ganyan lang po. So, ngayon, yung harap po ay magawa tayo ng piecing. So, bali yung natira po sa gitna ay yun ang gagawin nating piecing. Pero pag medyo malaki ang igagawa nyo ng damit ay hindi po to kasya. So, doon lang po kayo kukuha. Pero bago po ako kumukuha ng ano yun, ng piecing sa baba, yung manggas muna ang kinukuha ko. Kasi po ano yun, yung piecing pwede po yun na lugtungin. Pero yung manggas, hindi po pwede. Tingnan natin mabuti, baka kapusin. Tapos ito po, bawasan natin yung isa kasi sila po ang magkasama. Ito po yung magkasama at ito rin po, dalawang ito. Naglagay pa ako ng piecing is ito po, hindi po ako nagkukuha ng buo kasi kapos sa tela, so bali ito na lang po. Ang piecing natin. So, bali ito po. Ito po, ito yung magkasama. Yan po. Ito naman po dito to sa kabila. Kasi po, ito po yung may sukat po kung 1 and a half po ito.
Bali, ito po yung itutuping lalagyan ng butonis. O yan po, nakaganyan po yan. So, dito naman po yung combination. Ang ginagawa ko po, hindi ko na po kinat out. Hindi ko na po kinat out yung combination dito. Bali, tinapal ko na lang po. Ang sukat ko po rito is 3 and a half. Kasi pag 4 masyadong malaki. 3 and a half lang po. Hinuhugis ko po doon sa katawan. Sukat. Sukat sa tagiliran. Yan po yung combination. Ito po yung combination nila. Masyadong malaki. Sa iba naman po, sobrang liit. Halos di magkasya. Pindi siguro po sa ano yun. Supplier ng tela. Ito po sobrang laki naman. Ang ginagawa ko po rito, itsapa ko po yung tagiliran. Yan. Saka ko po ginugupit. Ayan po. Saka ko po guguhitan ang side. Ano po malambot tong tela. Mahirap na ilapat. Ayan po. Saka ako po ito buguhitan ng three and a half. Ng gupitin ko po. Lagyan ko ng allowance na half inch. Itatapal na lang po. Tapal ko lang dito sa dito sa side. Bali, ganito po yun. Saka ko ilalagay yung design. Pakikita ko po mamaya sa inyo yung kabuuan nito.
Ganun lang po yun. At saka yung piecing sa likod. Piecing nga pala sa likod. Hindi, yung ganun lang din po, parang nakaganun siya. So, bali to, ito po yung piecing ng likod. Ayan po. Ito na po yung piecing ng likod. Yung lapadan ko. At yung manggas naman po, ito po yung manggas na o. Bali itong combination po niya. Makikita po nyo may guhit yan. Bali tapal ko lang po ito. Bali nakaganon lang po yan. Tatay ko sa ilalim. Sa loob po ang tayo nito. Walang makikita sa labas. At saka po itupi ko na po ito. O, pasada ko yun. Saka ko ilalagay itong design niya. 1/8 lang po ang nakalabas sa taas. O, ganyan lang po yan. Kasimple. Hindi ko na po yung kinat out. Hindi po ako nag-cut out rito. Na i-fold na lang. Kasi po, pag ganito po, ay wala po makikita sa pag tinignan nyo sa ilalim. O pares po ang kulay. Ganun po. O ganun po ang pagtabas ko. Yan po ang paraan ko sa pagtabas ko sa blouse ng pang Wednesday. So, bali po, ito na po yung kabuuan ng uniform ng pang Wednesday. Bali, ito po yung sinasabi po secret button po. Ayan, o. Hindi ko palang pulagyan ng butonis. Yan po. O. Ganito po yun. Ito po yung secret button. Lagyan po po ng aspili. So, bali, ganyan po yan, o. Ito yung piecing. Diretso po yun. Yan po yung secret button. Dito po, ito po yung lalagyan ng walis. So, bali, ito po yung maliit sa tinabas natin. Dito po natin lalagay yung butonis. So, yung 5/8 na alawan sa atin, dito po yun. Siya na po yan. Pag nag-overlap po sila, is 1 in 1/4. Ang pasada ko po rin secret button is 1 in 1/4 po yan. May tahi po yan, yung tahi. 1 in 1/4. So, ito naman po, ito yun. Ano lang po ito? 3 in 1/4. 3 in 1/2 po ito, 3 in 1/4. Depende po sa taas. Sa taas ng bas. Kasi kung medyo mababa ang bas, pwede mo babaan yung ano niya sa harapan. Pero pag mataas, hindi pwede kasi kung mga teacher sila. Ito po yung design. Bali, pinatong ko lang po yan diyan. O, ito po yun. Kita nyo, wala pong cut out. Pinatong ko lang po yan. So, ito po yung design. Bali, 1/8 lang po ang nilabas ko. Unti lang, maliit lang. So, yan po, o. Oh. Yan po yung 3 in 1/2 lang po ito. 3 in 1/2 po ang distansya niya. So, ito naman manggas. Ito po yung manggas. So, bali, 1 in 1/2 po ito. Ganun din po ang ano nila, ano po yung nilabas kong ano rito, pinakang piping niya, ganun din po sa manggas, pareho po sila. So, pag tiningnan mo po ito sa ilalim, wala kang makikita, hindi mo pakikita yung ano, nakatawan ng ano yun, ng blouse. Hindi, kung nakita po, ay di, yung kapare sa kulay. Itong sa katawan, ay hindi po nakikita. Kasi kung kinat out ko yun at pinold lang, ay di, makikita ito. Pero ito, makita po ay di pareho po sila ng tila. Yung sa manggas. Yan po ang manggas. O ganyan lang po yan. Tapos sa likod o. May tax na dalawa. Saka sa manggas ko. Yan. Lock po ang manggas niya. 1/4 lang dagdag ko sa manggas. Kung ano-ano armhole. Dadagdag ako ng 1/4 sa manggas para hindi po masyadong hindi masyadong shearing kasi may pakain po ng kaunti riyan para maganda ang lapat niya. Ayan po. Yan po ang kabuuan ng Wednesday uniform.
So, itong pasada ko po, pinaganong ko po, tinapat ko dito sa anang sa isilip niya, oh. Sa pinakang tinapat ko yan sa gupit niya. Sa hugis niya. Yan, ganun. Ganun lang po yan. Sa likod. Yan po. Yan po ang kabuuan ng Wednesday uniform ng DepEd. So, sana po ay napulutan nyo ng kaunting idea kung nanahi po kayo o kaya naman yung mga maggagawa pala ng damit. Yun po ang paraan ko sa paggawa ng blouse na ito. So, sana po huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe.